Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Magandang hapon po, lalo sa ating mga mahal na OFW. Sana na sa mabuting kalagayan po kayong lahat ngayon. Meron po tayong napakagandang topic ngayon para ito sa mga nagiging partners natin at magiging partners pa. At sa mga nagninegosyo na hindi nila alam kung paano mag-compute ng simpleng computation, kung kumikita ba sila o hindi. So, simpleng accounting na ito guys, at alam ko kung pagkatapos nitong ating napakaikling videos ay alam mo na yung simpleng accounting. Kahit na hindi na kayo mag-compute, alam mo na kung kumikita man kayo o hindi. So, ito yung pinakasimpleng accounting, pinasimplify ko lang. Sinulat ko lang dito sa ano natin, sa papel. Kasi hindi naman tayo magaling diyan sa pag-i-edit sa computer. So, dito na lang tayo. Ginagawa ko na lang yung sinusulat ko na lang yung simpleng accounting sa paggawa ng break even. Ito yung sa accounting guys, ito yung paano mag-compute ng break even point. So, sinisimplify ko lang para madali nyo maintindihan na ganito lang pala mag-compute. Napakasimple lang pala. So ito, magiging guide nyo na ito. Kahit anong pang-negosyo nyo, kahit hindi pa man litsyon manok yun, makuha mo rin yung computation. Kahit na nagtatanong lang kayo sa inyong mga taohan, nagtatanong lang kayo kung kano yung naibinta nyo, alam mo na na lumampas ka o kumikita ka or hindi or nalulugi kayo. So ito yon, tuturuan ko kayo sa pag-compute ng break even. Sa mga interested magiging partners, e-text or i-message nyo ako dyan sa aking number na nasa screen. Ito na yun guys, ito na yung panoorin nyo itong ating video hanggang matapos. Okay? So ito na guys ang ating data. So ano lang nyo ito, titingnan nyo lang ang format nito kasi depende naman yan. Sa area nyo, kung magkano yung rental, palitan nyo lang yung rental. Ito yung lagay natin sa 15,000 kasi pag nasa city, ganito sa tingin ko yung average na rental monthly, 15,000. Then yung sahod, base natin yan sa isang tao lang yan kasi nagsimula pa lang tayo eh. So isang tao lang palagay lang natin at 400. So yan ang ano niya, so yun ang monthly niya is 12,000. Then yung kuryente, palagay na lang natin 2,500, mag-range yan 1,500 to 2,500. So maximum tayo para hindi tayo maso-short. Then yung water, that is 500. So, malaki na rin yan kasi hindi naman tayo gumamit ng tubig. And then internet, kasi uso na rin yung internet. Baka yung iba, lalo na sa mga OFW, pag gusto nila nalagyan ng internet, pwede na yan. Pwede ninyo malagyan, no? So, ganito yan. Yung break-even kasi, kailangan yan malaman natin para every time kayo, halimbawa, pag ano kasi parang rough estimate na lang natin, para magkaroon ng kayo ng idea, halimbawa, every day kasi magre-remit, tanungin nyo na lang magkano ang binta nyo. So, hindi na kailangan na bibilangin mo pa yung pera, lahat. Kasi meron namang report yan eh. Kikita nyo niya sa daily inventory natin, meron niyang tayong separate video dyan. Dito, kailangan mo lang malaman, lalo lang sa mga baguhan, kailangan mo lang malaman kung magkano talaga yung maibinta mo dapat araw-araw. Kaya itinatawag din yung break-even yan kasi pag hindi ka rin lugi, hindi ka rin kumikita. Kumbaga, ano lang, tabla lang kung doon tayo magbase sa piraso na at least pa lang sasabihin ng ano mo, tendero na, sir, ito yung nabinta ko, ano lang, 20 piraso lang. So alam mo na kung magkano ang kita mo doon kasi alam mo na yung break-even. Okay? So, basically, doon tayo talaga magkuha sa monthly natin expenses. So, kasi fixed yan eh. For the month, yun na talaga ang bili. Kikita ka man o hindi, yun ang gagastusin mo. Ano ba yan? So, andyan yung monthly rental, siyempre, di ba? Sahod fixed yan. Kahit bumibinta ka man o hindi, magsasahod ka pa rin sa tao. Kuryente, tuloy-tuloy yan kasi mayroon kang freezer, di ba? And then tubig, tuloy-tuloy din yan. At saka internet, dagdag na yan kung lalagyan nyo ng internet. Okay? So, simple lang, ito nga eh, 15,000 yung monthly rental, yung sahod is 12,000 for one person only, kuryente is 2,500, then 500 na water, internet is 2,000. So, total monthly expenses mo is 32,000, di ba? In 30 days man. So, 32,000 in 1 month, in 30 days. Di ba? So, para makuha mo yan, yung daily mo na expenses, just simply divided by 30 days, di ba?
to, so 32 divided by 30 days, yan na ang ano mo, yan na ang daily na expenses mo. So that is 1,066 daily. So paano yan, paano mo yan kukunin yung 1,066 daily na fixed expenses talaga yan, ha? Fixed yan. Kung halimbawa, di ka makabinta ng ano, ilang piraso, nandyan na yan. Kung makabinta ka ng marami, ayan pa rin yung ano mo. So, kung makabinta ka ng marami, so, kita yan. Tsaka di ka makabinta ng ano. So, di mo alam kasi di mo alam yung break-even eh. So, bago yan, malaman natin, kukunin mo natin yung product cost ng ano mo, costing ng binibinta mo. Para malaman talaga natin kung magkano, ilang piraso lang maibinta natin para magka, malaman natin yung break-even. So, ito yung product costing natin. Napakasimple lang po. Ginawa lang natin itong sinulat ko lang kasi hindi naman tayo magaling sa ano eh, sa mga edit-edit dyan sa na computer. So, ito na lang para mas madali. Kasi, importante lang naman yung content eh. Hindi naman talaga yung content yung presentation kasi hindi naman tayo magaling dyan. So, ito yung product costing natin. Assuming gumamay tayo ng isang kilo na manok. So, one whole chicken. Using one whole chicken. And then, yung current price ngayon is 160 per kilo. So, kung bumaba man, at least bumaba rin yung, bumaba yung puhunan, simple, lalaki yung kita mo. So, ano ba naman yung additional cost niyan sa, halimbawa, sa isang manok is, yan talaga ang lelechonin mo, 1 kilo. So, 160 per kilo. So, ano yung additional cost niya? Ito yung marination, may oiling, may sauce, may packaging pa yan. Yung tao sa pag-process, kasama na yun doon sa salary kasi isang tao lang na dapat mag-process yan kasi maliit pa lang, punti pa naman yung volume, di ba? So, total, all in all yan, sa base tayo sa ating computation sa akin lang, kasi uling 5, may mga sauce, may packaging. Kayo na lang mag-itimize sa mga ano nyo, sa mga costing, additional cost nyo sa inyong lechon mano. Kasi itong costing, ang product costing nito ay yung magkano yung nagagasto mo sa isang manok bago mo yan binibinta. So, ano yung gastos mo doon? Di ba? I-marinate mo yan. Lahat na cost ng pag-marinate. Di ba? Lulutuin mo rin yan. Di ba? May sauce ka rin. May paano kang sauce. And then yung packaging, yung tiny na ano, tapos yung foil. So, summarize lang natin, nasa 25 pesos per piece. Now, so 160 plus 25, balit, yung puhunan mo is 185. So, yun na ang cost mo sa pag- gawa ng isang lechon manok, 185 based sa 160 per kilo. Kung bumaba man yan, 150, 140, ito pa rin yung ano mo, additional na marination cost. Halimbawa, kung bumaba naman yung uling, so ganyan, may mga variances lang, pero konti lang. So, ganito lang kasimple, add mo lang yung additional cost mo sa paggawa at doon sa puhunan mo. So, 160 plus 25, nagiging 185 na yung puhunan mo. No. So, sa regarding naman doon sa selling price, depende na yan sa ano sa area nyo. Halimbawa dyan sa Luzon, alam ko mahal yung manok dyan. Palagay na lang natin average. So kayo na rin yung bahala. Kung gusto nyo lalaki yung kita nyo, siyempre paglakihan nyo yan ng selling price, lalaki din ang kita nyo, di ba? So 280 yung puhunan, less ito, i-less natin ito, di ba? 280 selling price, less na puhunan, ito yung kita mo. So, 95 kita per chicken or per lechon manok. Yan ang kita mo per piece. Ano yan? Malinis na yan kasi dinagdag mo na yung ano eh. Dinagdag mo na yung puhon, yung mga ano, mga spices, marination. Dinagdag mo na sa cost mo eh. At minsan nga ito, halimbawa, pag hindi umabot ng 1 kilo yung manok mo, 0.95 lang, 0.9, bumaba pa ito. So, at safe level lang tayo. Safe lang sa number natin para hindi tayo malulugi kaya palagi tayong nasa safe tayo lagi yung ating cost, ating costing para hindi kayo malulugi. Palagi tayong nasa ano sigurado. Halimbawa ito 160, mayroon naman ngayong 150, 145, 140. So dito lang tayo magbi-base para makita natin. No? So ito yung puhunan mo. Ito yung selling price mo. Siyempre selling price less puhunan. Ito na yung kita mo. So, yun na ang basihan mo. Ito na yung daily. Ito na yung per piece. Kitain mo sa per piece na manok. Now, so, dito, makuha mo na yung break-even. Magkanong ayong
per day mo na ano expenses, di ba? Per day. Kasi kailangan natin makuha talaga yung per day para alam mo na na pag sabihin na yung tendero na yun lang binta, alam mo na agad na break even ka na or nalugi ka or kumikita ka. So ito. So how to compute break even? Ito na. So since mayroon ka ng 1,066 daily expenses na fixed, eh divide mo yun ng 95 yung kita mo per piece eh, di ba? So 95 per piece ng kita mo per manok. So lalabas na yung pieces na manok na may binta mo dapat para mag-break even. Walang lugi, walang kita. So 1,066 divided by 95 pesos is 11.2 pieces. So 11 or 12 pieces. So i-multiply mo yan, 12 times 95, ayun na yan, 1,066 or more. So at least alam mo na. Halimbawa ngayon, nag-operate ka na. Everyday, sasabihin ng inyong tindero, sir, nakabinta lang ako ng 10. So at least alam mo na, kulang ng 2. Pag everyday sabihin, sir, 15 pesos lang ano ko na ibinta. So lumampas ka sa break even, di ba? Now, ito kasi pinapakita, ina-illustrate natin dito yung break even. So dahil sa mga ano natin, sa mga paraan kung paano maghanap ng magandang pwesto, paano natin, paano magbinta, paano marami tayong mga marketing strategy, dapat malalaman na ito na ito, ganito lang pala yun gagawin. Para bawat outlet na gagawin mo, may costing ka talaga dapat eh. So, halimbawa, yung outlet na yan, alam mo na, ang mabinta dapat niya na 10, okay na ako. Ito, kasi medyo mahal, yung renta, 12 piraso, okay na. Basta lumampas lang 12, kita na ako. No, so based naman sa ano natin, based naman sa mga experience natin sa mga na-open outlet, siguro nasa vlog natin maririnig mo naman yung mga sinasabi ko. Mayroon tayong outlet diyan na bumibinta ng 100 plus isang outlet. So mayroong bumibinta ng 50, mayroong 80. So mayroon minsan lang yung nagda-drop ng 20 below. Karamihan talaga ay nasa 30 up. So, ibig sabihin, kung based tayo dito sa ating costing na rental natin na 15,000, tapos isang tao, lampas tayo palagi tayong lumabas sa ating break-even point. So, ayan. Kung gusto nyong makita, kung gusto nyong malaman yung break-even point nyo sa inyong business, gagayahin nyo lang yan. Palitan nyo yan ng ano, yung rental. Halimbawa, nag 20,000 kayo, nag 25,000 kayo. So, itong siguro yung sahod, dadagdagan nyo pa konti dahil nasa Luzon kayo o nasa NCR kayo. So, siguro magiging 15 yan. Itong kuryente or tubig halos pareha na yan, tsaka yung internet. So, gagawin nyo yan, tapos total nyo, divide by 30 days, ayan na yung ano, ito na yung daily nyo na ano, na expenses fixed. So, kukunin nyo na yung production cost, ito, so mayroon tayong production cost, ito na yon. So, 1,066 divided by 95 kita per chicken. So, simple lang. 12 piraso lang pala. Ibibinta nyo, hindi na kayo malulugi. So, for the first 3 months, kung imposible naman hindi kayo makakuha ng 12 pieces or 15 pieces more, kung talagang pinag-aralan natin yung pwesto na gagawa natin, di ba? Kino-qualify naman natin yan, yung pwesto. Manonood kayo dyan sa ating vlog kung paano maghanap ng pwesto. So, imposible naman kung ito lang may binta nyo. And so far naman sa ating mga base, sa ating mga partners, hindi naman sila nakabinta ng ganito karami. Lumampas pa nga nasa 50 plus pa nga per day. So, magkano naman ang kikitain nyo dito pag sumubra? Simple lang, yung sobra niyan, more than 12, multiply mo na yan. Halimbawa, sumubra ng 50 piraso ng manok. So, nagiging 62 yung binta. So, simple, yung 50 times 95. Palagay na lang natin 100. So, 50 times 100. Kasi, dinagdagan nyo yung, ano, yung price nyo. Ginawa nyo yung 285 or 290. So, simple, lalaki yung, ano nyo, kita nyo. Kasi, dumagdag yung selling price nyo. At, halimbawa, ito, 185 puhunan nyo. Bininda nyo 285. So, may 100 kayo nyan. So, simple lang. So, yung 100 times 50 pieces, so mayroon ka ng 5,000 daily na kita.
less na yon sa inyong 12 pieces na break even. Kumbaga, pag maging 100 dyan, liit din yung ano nito. Pag magiging 100 dyan ang inyong ano, kitain per piece, liit din yung ano. Mangyari nito, so nasa 10 pieces lang ang inyong break even. So, minsan nga, titingnan nyo sa selling price nyo. Kung medyo talagang maganda naman yung pwesto nyo at saka mabinta talaga, bakit kayo mag-stay sa 280? Titingnan nyo yung mga kapitbahay nyo, mga kapitindahan nyo, yung mga sikat dyan. Kung baga, yung iba dyan, umabot na nga 300 plus eh. Sabayan nyo na sila sa presyo. Kung later on, malaman na mga ano customer na masarap pa yung manok dyan, dinadayo kayo talaga kasi masarap. And then maganda yung pwesto. So, bakit mag-stay kayo sa presyo nyo? So, palagi nyo tandaan na para magi kayong break-even, stick kayo sa ano. Kung bumaba yung presyo, sa limbawa, yung production, yung supply is 1 nagiging 150. Huwag mo nang ino. Bumaba, no? Bali, ang mangyari niyan, yung cost to produce mo ay magiging 175 na. So, 280 minus 175, magiging 105 na yan yung kita mo. Huwag mo nang ibaba din yung presyo mo. Kasi, hindi naman yung, ang customer man, hindi naman yan nag-compute na, hindi naman nila alam na bumaba yung, ano mo, yung supply mo. So, magtaka sila kung bakit bumaba ka na, yun naman lang yung presyo mo. So, and then kung tumaas naman yung presyo, halimbawa ito, bumaba ng 140, 130, so hindi na muna binabaan yung presyo mo. And then time come also na umakyat yan, magiging 190 yan, 200. So kahit nasa 280 ka, pwede ka rin, hindi ka rin mag-increase kasi for the how many days or months na kumikita ka sa pagbaba nito, nagiging 140, 130, okay, enough na yun na to cover up sa times na tumaas yung presyo. Para lang pag maging stable yung presyo mo, hindi mo na rin kailangan mag-increase pa dahil kumita ka naman ng malaki noong mga araw na bumaba yung presyo. So, steady lang, huwag ka nang bumaba sa presyo. Okay? So, sana yung nakuha nyo guys na ang ating napakasimpleng computation ng ano break-even point para lalo na sa mga baguhan, malaman nyo na ganito lang pala, okay na nakabinta ako. At least, hindi na kayo, hindi na sumasakit yung ulo nyo sa kakakompute kasi kinukompute na natin. Malaman nyo na pag kahit hindi na kayo maggagawa ng libro or mga statements, financial statements, mismo kayo, alam mo na na kumikita kayo. So, sa bookkeeper nyo na ang bahala dyan kung paano mo gumawa yung inyong libro. Okay? So, sana yung naintindihan nyo at na mayroon kayong nakuhang pulot ngayon guys at huwag nyo kalimutan sa mga bago lang sa ating channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Like and share nyo guys at saka huwag nyo kalimutang pindutin yung bell para updated kayo palagi sa ating mga bagong video about sa lechon manok business. Okay, maraming salamat po ulit at bye-bye.